explain na. Huwag ka na mag, ano, obvious, obvious, sabihin mo yung sasabihin mo. Sabihin ko nga, huwag ka na. Sabihin. Ano bang araw ngayon? Today is Sunday. And today, ngayon dumating yung order ko sa Shopee. At ipapakita ko sa inyo kung ano yung in-order ko sa Shopee. Ipapakita ko sa inyo ito. Wait lang. Malalaman nyo kung ano to. At malalaman nyo kung bakit ito ang in-order ko sa Shopee. Parang nagtutubig pa siya. My God. Tapos, shout out pala, shout out. Shout out. Tsaka ito. Pero ito, sinabay ko lang. Ito talaga yung pakay ko sa Shopee. Sabihin nyo, ano ah, ang yaman, pa Shopee-Shopee na lang. Ito yung in-order ko sa Shopee kasi mura, nakatipid ako. Ginagamit ko to everyday. Wala, ba't basa siya? My God. Basa. Ano ba yun? Ba't basang basa? Tapon pa! Ipit na ipit siguro to. Tada! Wipes! Baby wipes na... Wait lang. Paabot ko ng tissue. Thank you. Baby wipes. Yes, silip-silip. So, baby wipes. Bali, in-order ko siya ng the 5 pieces. Wait mo? So, isang... Tignan mo, ginalaw pa. Isang... Dalawa... Tatlo. Nabudol ako ng seller. Kasi... 5 ang order ko. Pero... Tatlo lang ang dumating. Nakakainit ng ulo. Siyempre, mag-reklamo ako sa Shopee. Ito. Nakainis! Ito. Nabali tatlo siya. Tapos ito, sinabay ko na lang to kasi mura lang din naman siya. Tsaka nasa isang shop na lang din siya. Makapagpwersa ako ng pagbili ng kamay ko dito. Kala mo, walang iniingat ang draft. Ito kasi, 5 piso lang siya. Ngayon, tagal ako binabibili na ito ni Ransib. Kasi wala daw siyang sabitan sa CR ng tuwalya or shorts niya. Pag mag-CR siya, 5 piso lang. So, sinabay ko na. Kasi ito, ang kuskus ng bowl ng Inidoro, 26 lang siya. Yan. Sinabay ko na. Ayun lang. Ay, tapos pala meron pa. Ito pa pala. Kasi na luma na yung takip nung lalagyan ko nung ano, nung suka at toyo. So, sinabay ko na din to. Yan. Kita nyo ba? Yan. 5 piso lang din siya. Sinabay ko na. Kasi, kailangan ko na rin palitan yun. Yung takip nyo. May dalawa yung gantong in-order ko. Pero dito talaga sa wipes, shucks, nabudol ako. 5 yung order ko neto eh. Tapos tatlo lang yung dumating. Bakit ganun? Nakakainis naman. Nainis talaga ako. Nalulungkot ako. Akala ko pa naman nakatipid ako. Hindi naman pala. Kasi ano siya eh, 14 pesos ko lang siya nabili. Eh, kinagamit ko to sa araw-araw. Ito. Ayan, sa mga hindi nakakaalam kung bakit kailangan ako ng wipes everyday, kasi ito ang ginagamit kong panlinis ko ng aking bituka. Ayan. Ay, kaya ako naglilinis ng bituka kasi simula nung naoperahan ako, kasama sa pag-opera sa akin, tawag doon. Pinutol yung kailangan putulin yung bituka ko kasi
para hindi siya ma-infection. So, kaya ngayon, nakaano ako, hindi ko mapakita eh. Siguro pwedeng ganito lang. Ito. Itong nakabukol na yan. Kaya ngayon, nakaganyan ako. Colostomy ako. Kasi nga, inoperahan ako. Yun, pinutol yung bituka ko. Tapos, hindi lang wipes, meron din akong maraming tissue. Diba? Kasi, basta pa, papakita ko sa inyo yung colostomy kung paano. Ito. Yan. Sa Shopee ko din ito in order kasi pag pupunta pa si Daddy sa mga bibilhan, minsan walang stock. Kaya ito. Pero mahal kasi, parang 162. Mahal siya para sa amin. Tapos every 1 week, nagpapalit ako ng colostomy. Ang paglinis namin ito, sige, pakita ko sa inyo kung paano ito. Hindi pa na ito nagamit. Ngayon pa lang. Ang ginagawa namin paglinis dito, parang ito. Pa-every time nagpapalit ako. Ito. Ayan. Ito. Yan yung dyan mismo nalusot yung bituka ko. Tapos, ito parang, para siyang adhesive. Nakadikit siya sa chan ko, sa tagiliran ko ng pagganto. Parang ganyan. Tapos, andyan yung bituka ko. Tapos, ito, yan. 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 Ginaganyan siya dyan. So, magkadikit na sila. Tapos, dito, ito yung lock. Lock yan lang. Kung pwede ko lang sa inyong yan eh. Ipakita ko paano ako naglilinis, pero wag na kasi kadiri. yan, ganyan. Oh, tapos pagdudumi ako, pag meron na siyang dumi, sa tagiliran kasi ako dumudumi. Pag meron siyang dumi, tatanggalin ni Daddy. Yung dumi sa CR, sink, diretso. Tapos, ano to, lalabhan, lilinisin yung loob, sabon. Tapos after nun, disinfect, alcohol. After nun, punasan ng tissue. Kaya marami din akong tissue, guys. Eh. Wait lang. Yan. Ito, marami din akong tissue. Nabibili namin naman to. 7-Eleven. 80 pesos siya. 12 na ganito na siya. Yan. Pagkatapos na itong linisan, ito. Tapos na disinfect, na alcohol, na labhan, na sabon, na alkoholan. Yan, pupunasan siya ng tissue para matuyo kasi sobrang basa nga siya. Para makabit agad dito sa akin. Kasi yun, ganun siya, ganun. Kaya kailangan kong order ng maraming wipes. Yung wipes naman, pag tinanggal na yung colostomy, nililinis ko yung bituka ko. Para hindi siya madumi at hindi ma-infect. Yun, everyday yan. Sobrang kaya, siguro sa isang ganito wipes, ilan ba to? 80 ata to. 80 wipes siya. Parang 2 days ko lang. Ay, 3 days. 3 days ko siyang nagagamit. Kaya sobrang gastos sa wipes, guys. Ng mga naka-colostomy. Tapos sa tissue. Buti nga na discovery namin sa Shopee na mura to. 14 pesos lang kasi dati bili namin sa wipes. 50 plus, 70 plus. Depende pa kasi sa mercury pa kayo bibili dati. Nung mga December, nung nakalabas ako ng hospital, no, November, December, doon na kami bibili sa Pure Gold sa Mercury, so ang mahal. Kaya yun, na-discovery namin to sa Shopee, na ano lang siya, na 14 pesos. Kaya yun nga lang, ang problema, 5 to eh, tapos ang dumating, 3 lang. Shucks, hindi ako nakatipid. Kala ko nakatipid ako. So, ayun. Ngayon, magreklamo tayo sa Shopee. So, yun nga. Ito, ganyan. Ganito na siya. Ang sabi naman ng doktor, pwede siyang ibalik ng... pwede ulit akong operahan para mabalik yung bituka ko ng 9 months to 1 year. Pero, hindi ko alam kung papabalik ko pa siya. Kasi, tatakot na ako magpa-opera ulit. Feeling ko hindi ko na kaya. Kasi, grabe yung hirap na pinagdaanan ko nun sa hospital. Kaya feeling ko, hindi ko alam, basta pagdedesisyonan ko pa kung after 9 months or 1 year, babalik ako sa hospital, magpapa-opera ulit ako para yung bituka ko bumalik sa dati, sa ano na ulit ako dumudumi, sa pwede na hindi na dito sa Tagiliran.
ang trabaho niya, matrabaho siya. Para kang yung pag naglilinis ka ng bituka, para kang naglilinis ng alam mo yung pag baby. Ayun, pag baby, para kang 'di ba pag may baby ka, pag linisan mo yung pet niya pag dumumi siya. Parang ganoon. Tapos ito parang cloth diaper. Para siyang cloth diaper. Actually guys, dapat hindi ka the one week ako magpaparit. Eh. Dapat 5 days lang. Kaya lang ito. Sobrang sakit kasi niya, guys. Sa mga makapanood nitong colostomy gaya ko. Yes. 'Di ba? Masakit 'to pag tinatanggal, sobrang struggle pag magpapalit na ng kailangan na magparit ng colostomy kasi ito pag kailangan eh kasi nga may time na parang pag tumatagal parang mini piece na siya. Tapos actually dito pag na-colostomy ka dito ka na rin utot. Kaya minsan para siyang balloon na nakalobo kasi dahil ka na umutot siya kaya dumudumi pero okay lang naman. Minsan papunta ako CR pag wala pang dumi CR ko siya papasingaw eh tatanggalin ko para bumalik siya mag-flat ulit. Tapos, yun, pag may dumi siya, yun na. Dito siya, tapos sa sink. Basta yun na yun. Basta, yung hindi ko kayang pakita sa inyo kung paano ko ginagawa. Try nyo nalang panoorin sa YouTube. Kung paano tong mga to. Ito magastos kasi medyo mahal. Ito, magastos actually sa lahat. Sa wipes, tissue, magastos. Kasi nga, kailangan malinis yung bituka ko bago po ibalik ulit yung colostomy. Ayun lang. Siguro next vlog ko. Share ko sa inyo kung bakit ako may ganito. Actually, tatlong tahi yan. Yung dalawa na sa maselang part ng aking sa baba. Ay, apat yan. Tapos yung isa, mahaba. Basta, kukwento ko sa inyo next vlog ko na lang. So, yes, abangan nyo yan. Kung kwento ko yun, kung bakit ako naoperahan, anong dahilan, ba't kailangan yung ganito, magkaroon ako ng naging sa tagiliran ako dumudumi, dahilan kung bakit hindi ako nakalakad, hindi ako makalakad, kung bakit ako naging bedridden, ano pa ba? Ba't ganito ako kapayat, ganito yung itsura ko, yun, kukwento ko yun sa next vlog ko. Kaya, so ngayon, ito muna. Share ko lang sa inyo yung order ko sa Shopee at kung para saan to. Saan malinaw yung pagkakwento ko sa inyo? Ingat, yun lang. Saan maintindihan nyo? Hindi lang ako sure kung maintindihan nyo yung pagkakwento ko. Basta yun na yun. Tapos yun, basta magreklamo muna ako Shopee kasi sayang naman yung dalawa guys. Kasi akala ko pa naman nakatipid ako. Sayang din yun ha, dalawa din yun ha. Kasi meron kami nabibili pala na ito. Dito lang sa amin, sa may parang may pharmacist dyan. 35! Gantong-ganto talaga. 35 ang bentahan niya. Kaya sabi ko parang mahal naman ang benta niya. Pero siguro kasi nga, pang business niya, kaya ganun. Ngayon, sabi ko sa Shopee na lang, tapos makakatipid pa tayo 14. Yun nga lang, 14 pesos. Ano kasi siya eh, wala siyang amoy. Talagang ano lang siya. Wipes lang talaga siya na walang amoy. Pero ayun kasi nakatawa kasi at least safe siya. Hindi parang hindi ma-infection yung bituka ko. Kaya ito na lang din yung pinili ko bukod sa nakamura kami. Pero ngayon hindi ako nakamura. Nakapamura ako sa inis kasi limang tonto yung order ko. Yung araw lang to sa akin. Tatlong to. 9 days lang po. Makainis. Sa Shopee, hindi na ako order ng tissue kasi nakikita ko sa Shopee, 80 pesos din. 12 rolls din siya. 12 rolls din siya. Sa 7-Eleven, 12 rolls din, 80 pesos lang. Kaya ganun, sa na lang. Pero to kasi, hindi eh. Lang. Next time ko kwento sa inyo yung pinagdaanan ko bago namin malamang may sakit ako at yung nalaman namin may sakit ako. Pero ngayon, ito lang muna. Share ko lang sa inyo itong minor ko sa Shopee. Tsaka ito, yung colostomy ko. Bye-bye!